Desisyon daw talaga ni Jody Santa Maria na di muna magpakasal kahit na annulled na ito sa dating asawa. Di ba nga noon lamang June 9 ng taong ito nang i-announce ng aktres ang kanyang marriage annulment. Mangyayari naman daw ito sa tamang panahon na di kailangang ipilit. Oo naman, hindi naman common annulled na ang kasal mo. Eh agad-agad gusto mo na rin magpakasal. Parang feeling ko gusto niya munang namnamin yung kanyang freedom kasi 13 years in the making yung ano na yan, di ba? Napakahirap magpa-anal ng marriage. Kaya naman talagang nung dumating ito sa kanya, ay para siyang nakaramdam ng kalayaan. Freedom! Para siyang ibon na nakawala sa hawla. Although, napakaganda ng kanyang relationship sa kanyang ex at doon sa partner ng kanyang ex na si Iwamoto, di ba? Correct. Talagang sa every occasion, magkakasama sila. Ayun naman ang maganda. Katulad din ng ano ha, nang nangyayari kay Ogie Alcacid at Regine Velasquez, yes, di ba? Nakakatuwa na kapag may mga okasyon o nagpupunta si Ogie at saka si Regine sa Australia, sama-sama silang namamasyal. Parang si ano, okay na rin. Si Pops at saka yung partner ni Martin Rivera, di ba? Ganun yung, na rin. Yung anak ni Martin doon sa bago niyang partner, mahal na mahal ni Pops. Tinulan mo! Magbe-friends sila at may pagkakataon talaga na nagbabanding sila, ay akala mo hindi mangyayari. Pero may mga ganitong sitwasyon po talaga sa totoong buhay. Pero hindi nangyari yan kay Janice de Belen at kay Jan Estrada. Siguro may kanya-kanyang reason na nire-respeto natin. Siguro itong si, ano, talagang healed na. Itong si, ano naman, si Jody Santa Maria na alam naman natin, eh meron na rin namang love life. Correct. Masaya na siya, although hindi siya masyadong open to discuss about it. Ang importante is masaya siya sa kanyang love life. Mm-mm. Sabi nga niya, when it happens, it happens. Yes. So, ito yung bagay, yung kasal ay bagay na hindi mo pwedeng ipilit. Madaliin, Kung mangyayari talaga, ay mangyayari sa pahintulot ng Panginoon Diyos. Yes, Sarah, Sarah, whatever will be, diba? Ganon. Ang ganda ng song na yan, diba? At least, happy na si Jody na napakaganda rin ng kanyang career. Dahil nga hanggang ngayon ay purin-puri ang kanyang acting sa Lavender Fig.